For today's video, gagawa tayo ng sizzling squid or sizzling pusit. Natapos na natin i-marinate ang mga pusit sa lemon, salt, and pepper. Mga sangkap na ating kakailanganin: 1 medium onion, chopped or minced, 4 pieces clove garlic, minced, 1 medium ginger, chopped and minced, 1 spring onion, 1 medium tomato, diced. Kailangan rin natin ng chopped chili, oyster sauce, salt, pepper, brown sugar, olive oil, lemon juice, and soy sauce. Magpainit ng kawali at ilagay ang olive oil or kahit anong cooking oil. I-check kung mainit na ang mantika. Kapag mainit na ang mantika, ilagay na natin ang mga kamatis. I-mash natin ang mga kamatis or pigain natin para mag-produce ito ng juice. Pigapigain lang natin ang kamatis. At isunod na natin ang sibuyas. Isa lang natin ang sibuyas at kamatis. Isinot na rin natin ang hiliwa natin mga bawang. Gisa-gisahin lang natin ang sibuyas, bawang at kamatis. Isinot na rin natin ilagay ang mga luya. Pag natapos na natin gisahin ang mga sibuyas at bawang, ilagay na natin ang toyo o soy sauce. After natin mailagay ang toyo, haluin natin ito. Hayaan natin kumulo for 2 to 3 minutes at ilagay ang oyster sauce. Ilagay na rin natin ang ground black pepper at haluin natin ito. Ilagay na rin natin ang 1/2 teaspoon brown sugar. Haluin natin ulit para mamix na ang lasa. Isunod na rin natin ang lemon juice. Matapos ang 1 minuto na pagkulo, ilagay na natin ang hiniwang mga sili.
Ang paglagay ng sili ay optional, lalo na kung may mga bata na kakain. Lagay natin ang 2 kutsarang tubig. Lagyan din natin ang pinch of salt. Isunod na natin ilagay ang mga marinated sweets o pusit. Ito ay lulutuin lamang natin ng mga 2 minuto. Pasang ma-overcook ang mga squid o pusit. Dahil pag ito ay na-overcook, magiging matigas o makunat ang mga pusit. Haluin natin ang squid kasama ng sauce at hayaan lamang natin itong kumulo ng around 2 minutes. Ayan, tapos na ang 2 minuto ng pagluto ng ating pusit. Handa na natin ang seasoning plate na nilagyan ng mantikilya o butter. Dahan-dahan natin ilagay ang mga nilutong squids sa seasoning plate. Tulo pa lamang ang ating apoy para hindi masunog ang ating pusit. Amoy pa lang, ulam na! Ilagay na natin ang ating garlic, spring onions, and onion rings. Pinyo rin siyang lagyan ng egg on top. Ayan! Ready to serve at ready to eat na ang ating seasoning squid. Nakakatakam talaga! Tara guys, kain na tayo. Sana ay may natutunan kayo sa ating video ngayong araw na ito. Salamat!